Hello guys, magandang araw sa inyo. Welcome back to my channel. Sa video ng ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-offset ng cable tray na accurate siya, support to support, gamit yung right angle natin, yung gagamitin natin. Pero bago ang lahat guys, intro muna tayo. Ngayon guys, babalik tayo dito. Pero bago tayo mag-umpisa, shoutout muna sa kay Neo, yung laging nanonood sa video natin tungkol sa pag-bend ng cable tray. At saka shoutout din sa mga silent subscribers ko. Ingat kayo lagi dyan, shoutout sa inyo lahat. Salamat sa pagtangkilik sa panonood sa video ko. Ngayon guys, gagawa tayo ng offset ng cable tray. Ito yung, halimbawa, ito na yung support natin. Yan. Ito yung pangalawang support natin. Ito yung pangatlong support natin. Dito tayo mag-offset. Ngayon, gagawa tayo ng offset dahil halimbawa, pag nasa site na tayo, ito yung support natin. Dire-diretso yan. Hindi natin maiwasan yan na may babanggaan yung cable tray natin. Siyempre, mag-offset tayo dyan. Halimbawa, ito ay bezel. Kaya nilagay ko lang ito, bezel yan. Kaya hindi tayo makadiretso dyan dahil babangga yung cable tray natin. O offset natin yan. Ngayon, gagawin natin na offset ay 22.5 degrees lang yung gagamitin natin na offset. Kaya ang formula natin, kagaya sa formula na ginagamit natin lagi, formula, dahil ito ay size ng cable tray natin, ay 50 by 50 mm. Kaya ang gagamitin natin, kahit anong size na cable tray guys, basta times 0.80. Makukuha natin yan. I-times mo lang sa 0.80. Ang answer nyan ay magiging 45 degrees nya. Yung unang 45 degrees mo yan. Yan ang 45 degrees nya. Ngayon, ang gagawin natin guys ay 22.5 degrees lang. Kaya ang 45, hatiin natin yan sa dalawa, equals 20. Ang magiging B-cut natin. Ibig sabihin, ito, yung total na B-cut nito ay 20. Kaya kabilaan nito ay 10 mm or 20 mm din. Ang kabuuan ng B-cut nya guys ay 20 mm lahat. Ito yung binisip natin, yan ang tinatawag na B-cut guys. Kung anong kinating mo dito, ganito din ang susunod na ikakating natin. Pero yung gagawin natin, wala tayong formula na gagamitin sa pagkuha ng distance ya. Hindi kagaya sa 45 degrees natin offset, yung nagamitin natin ng formula na times 1.414. Distance times 1.414 or height times 1.414. Pero ito yung submit natin ngayon guys, yung gagamitin natin, right angle or eskwala. Kaya dapat matuto ka rito sa paggamit ng eskwala o right angle kung paano gumawa ng offset na accurate yung bending natin. Ngayon ang gagawin natin guys, umpisa na natin ang offset dahil ito yung pinaka bezel natin. Ito, naglatag na tayo ng support, may support na tayo, nalatagan na lang natin halimbawa ng cable tray. Ito ay karton lang siya, pero mahalagang bagay ito, kahit karton yan, pag matuto ka dito sa karton, matututo ka na rin sa cable tray kasi nakukuha mo na yung tamang formula niya. So, gaya nito guys, gagawin ko naman kayo ng halimbawa, ito yung cable tray natin. Ito yung tinatawag na side niya, kabilang side niya, ito yung pinaka bottom ng cable tray natin. Ito ay 50, yung side niya 50 mm, dito sa kabila 50 mm, dito din sa ilalim niya ay 100 mm yung size niya. Ito. Yan, halimbawa yan. Ito yung cable tray natin pag nakaganyan. Dito dumadaan yung mga kable natin. Yan. Ngayon, ibibend na natin ito. Pero yung bend na gagamitin natin ay hindi sa naka 45 degrees. Ito sa ay
ay 22.5 degrees lang kasi ang 45 pag hinati mo ay 22.5, kaya ito ang 40 degrees niya, 40 yung cutting dapat dito. Yan, pero ginawa natin 22.5 kaya magiging 20 mm or 2 cm. Yun lang yung kabuuang bikat niya, guys. Ngayon, mag-umpisa na tayo dito. Ibibikat na natin ito, guys. Tantahin lang natin dito na kung ilan yung mag-umpisa tayo dito. Halimbawa, natantya na natin 30 to. Yan ang iumpisa natin dito ng bikat. Ang bikat natin dito ay 22.5 lang. Yan. Ngayon, gagamitan natin ang eskwala. Sisinturahan natin ito, gigitnaan. Yan, gitna yan. Tapos, sukat tayo ng 1 cm dito, 1 cm din dito. Yan ang pinaka gitna niya. Ibig sabihin, 1 cm yan dito. Yan. 1 cm din yan dito. Yung pinaka bikat niyan. Ngayon, ibibikat natin ang ganito. Buhitan natin yan. Yan. Tapos, kakatingin natin. Ito guys, mahalagang bagay ito pag malaman mo yan. Kasi wala kang ma-scrap na cable tray pag nasa site ka na or yung kinakating mo na cable tray ay di mo ma-scrap insakto yung cutting mo. Ito ay tinatawag na B-cut or B-shape. Yan. Pero bago natin umpisahan natin ito, guys, hindi ko pala napiliwanag sa iyo yung distance niya. Ito yung distance niya ay 10 cm. Yan. Or 100 cm yung i-offset niya dito. Kaya ang gagawin natin, mula dito sa isang support mo, nalalapagan yun ang susukatan mo. Ito halimbawa, dito ka nag-support. Ito yung support mo, dire-diretso yan. Ito, kung saan ka nalapag dito, yung magiging kanto mo, ng kanto mo yan dito, yan ang susukatan mo. Yan. Susukatan mo yan. Yan. Ay 10 cm or 100 mm. Kahit dito yan, 100 mm din dapat yan. Para yung pantay yung support mo. Kung saan lalapag yung ano mo, support mo, kaya nilagyan, tinama ko sa guhit para may reference tayo. Madali mo makuha na ng reference. Yan ang pagkuha ng distance. Kung ano ang i-offset mo yan dito, yan, kasi gaganyan ka yan. Gano'n na yung kanto mo yan dito ng cable tray mo. Yan. Dito. Mamaya, gaganon ka. Yan. Dito yan nalapag. Kaya ito yung susukatan mo. Yan. Yung distance nito at saka ito. Yan. Kaya ang nakalagay dito ay 10 cm ang distance niya kasi iniwasan yung bisil na ito. Yan. Halimbawa, ito ay bisil. Yan. Kaya nilagay natin yan. Yan ang iniwasan natin. Kaya gumawa tayo ng offset. Pero ang gagamitin natin ay eskwala para makuha natin yung tamang offset na distance na 10 cm or 100 mm. Ngayon, kinating na natin ito. Ayan, unang cutting ay 22.5 degrees ang cutting natin ito. Hindi siya naka 45, 22.5. Ayan, degrees. Ngayon, lalagyan natin ng tape. Pag nakating nyo na yan, idikit nyo ng ganito. Hindi dapat di siya nakabuka. Dapat dikit yan. Ayan. Or itatin nyo ng welding or lagyan nyo ng connector. Ito ay electrical tip yung ilagay natin. Yan, para dumikit siya. Yan, nakadikit na siya ng ganyan. Ang gagawin nyo na, ang pangalawang gagawin nyo na, yan, ilagay lang natin dyan. Ngayon guys, dito na tayo sa ano, sa pag kuha sa
tamang susunod na bali yung gagamitan natin ng rectangle or eskwala. Kailangan may mga diretso tayo na idikit dito guys, kagaya ng Unistrat, pwede po yan. Idikit mo yan dito sa una mong binend. Yan, dito mo idikit, huwag mo idikit dito. Tsaka dito, para mag-eskwala, huwag ganyan. Kung sa kaunang mag-bend, dito mo yan idikit, huwag dito. Yan, tsaka mag-eskwala ka ng ganito, huwag dito, mali yan. Dito mo sa idikit, yan, idikit mo sa dyan, kasi nakabend ka na ng isa. Tapos gagamitan mo ng right angle. Dikit mo rin yung right angle, kukunin mo yung kailangan mo na distansya na 10 cm or 100 mm para makuha mo. Ngayon, dikit mo yan dyan. I-0-0 natin, gagamitan natin ng 10. Dito natin i-ano sa 10. I-sakto. Yan, para makuha natin yung tamang 10 cm na 0-0. Kukunin mo yan, yan ganun pag hawak ng eskwala at saka pag mitros. Yan. Ayan, pag nakuha mo na yan ganyan, dyan tumapat, kasi nakadikit ka na rin dito, nakadikit na rin yan dito eskwala mo, dapat ito ay nakadiretso ka rin. Yan. Kahit pabaliktarin mo yung eskwala, alibawa, markahan na natin guys, nakuha na natin yung tin. Yan, dyan sa tumapat, mula dito at saka dito, yan ang 10 cm nya. Guguhitan mo na ngayon yan. Kukuha ka ng marker, guguhitan mo yan, dito tumapat. Yan, guguhitan mo yan. Tapos, halimbawa, nagkamali ka, nai-reverse mo yung rectangle. Yan. Kukunin natin ulit. Yan, dikit din natin yan. Parehas pa rin, di ba? Walang pinakaiba kahit magbaguhin mo yung ano ng rectangle basta tama ang pagsukat mo. Yan. Ilagay mo rin dito, babaliktarin mo rin ganyan. Parehas pa rin. Nasa 10 cm pa rin, di ba? Kasi ito yung guhit natin. Yan. Pag binaliktad mo naman, dito mo naman ilagay yung rectangle, ang mitro. Tingnan natin, ganun pa rin yung kalalabasan yan. Kaya hindi ka malilito. Basta makuha mo lang dito yung pag-eskwala mo. Dito ka magsukat. Guhitan na natin yan dito. Yan. Kaya hindi ka malilito. Kahit dito ka magsukat. Basta nakadiretso din yung mitros mo. Ayan. Ayan, diretso na siya, diba? Ayan, 20. Nakaganyan ka ng posisyon ng pag-eskwala mo o pag-kuha ng rectangle mo. Binaliktad mo naman ngayon, dinaritso mo yan sa dito. Inusod mo sa dito. Dito ka naman kumuha na side. Parehas din niya guys. Ayan. Parehas lang yan. Basta, kahit baliktarin mo rin yan. Ayan, baliktarin natin yung rectangle. Parehas din yan. Basta tama ang paglagay mo ng eskwala. Ayan, 20 cm. Ayan, 10 cm. Parehas din yan. Basta nakadikit lang ka lang dito. Ayan. Hindi ka maliligaw. Ngayon, nakuha na natin yung pagkuha ng paggamitin yung rectangle. Basta, kagaya sa sinabi ko, pag ganito ka, yan, ang kukunin mo ay dito. Dito ka maguguhit. Huwag dito sa taas kasi ano na tayo dyan. Mali yung mano natin. Kagaya nito. Naglagay ka dito ng tin. Di ba dito natin ginuhitan sa ilalim. Mula dito at saka dito tayo kumuha. Ayan. Yung 10 cm, di ba? Halimbawa, nag-usod ka ng ganito. Ayan. Tapos, dito ka kumuha sa taas at saka dito. Kaya hindi tayo tatama dyan. Halimbawa, ganyan. Yan. Diba diyan ang 10 cm? Or usad natin. Dito yung 10 cm nya. Diba napakalayo pag dito mo kinuha sa taas. Ang layo ng diferensya nya. Kaya mali ka dyan pag dito mo pinuhitan sa taas. Oh. Ayan o. Oh.
Yan. Short na yung bending mo, hindi yan tatama. Ayan, dikit natin dyan. Ayan, di ba 10 cm din yan. Pag dito mo ginuhita niya sa taas, yan dito, di ba ginuhita mo yan dyan dito. Ang layo ng gap. Isa dito, kisa ilalim ka kukuha dito, di ba? Kaya ang tama niyan, dito ka kukuha sa ilalim, wag dito sa taas. Pag niskulahan mo na ng ganyan, dito, mula dito, at saka dito, wag dito. Ayan. Ngayon, nakuha na natin, pinaliwanag ko na sa inyo kung paano gumamit ng eskwala, at saka yung tamang pagposisyon ng eskwala, at saka paglagay ng mitro. Ganito lang. Ayan, idikit mo lang siya dyan, dapat nakadikit din yan, ha? Naka-alinya din siya. Ayan. Ngayon guys, ano na natin to? Kakatingin na natin to para malaman natin kung tama ba pag great angle ang gagamitin natin. Kaya ang magiging B-cut natin dito or B-shape ay 1 cm sa kabila, 1 cm din sa kabila, total niya ay 2 cm or 10 mm or 10 mm sa kabila, total niya ay 20 mm. Sukatan natin ang 1 cm dito, 1 cm din dito. Ayan. Tapos saka natin ibibigat. Kaya makikita natin guys kung tatama ba pag right angle ba yung gagamitin natin. Tingnan natin to guys. Yung pinaka bigat niya. Ay, naputol. Pero lagyan natin ng electrical tip para dumikit. Lagyan natin ng electrical tip. Yan. Ngayon, ipistol na natin siya kung tatama sa ginawa natin. Ito yung bisil na iniwasan niya. Ito yung support niya. Ito yung support niya. Ito yung unang support, pangalawang support, tatlong support na dito siya lalapag. Dahil yung distance natin ay 10 cm. Yan. 10 cm yung distance natin. Dahil iniwasan natin yung bisil na tinatawag bisil man yan, pipe man yan, pulo man yan. Basta may iniwasan tayo. Ang ginamit natin ay 22.5 degrees. Na ang 45 degrees, ginawa natin 25 degrees dahil hinati natin. Yan guys. Ngayon, ilalapag na natin dito sa halimbawa na support natin. Kung isakto. Ayan, tumama siya, di ba? Tumama yung bending natin. Saktong-sakto siya. Nang iniwasan niya ito, ayan. Ganun lang yung pag-bend guys na ginamitan natin ng right angle. Sakto sa accurate siya. Basta tama lang yung paghawak natin ng right angle. Huwag tayo magkamali sa pagsukat. At saka sa paghawak, ganito lang yan, oh. Yan, dapat dito siya nakagilid sa ginawa natin kanina. Ganun lang yan guys, yung pag bend ng offset natin ng 22.5 degrees, ginamitan natin ng right angle, accurate naman yung kinalabasan, di ba? Ganun lang guys, yung paggawa natin ng bend ng napaka simple lang, napakadali lang siya, di ba? Pag sa site na, kaya mo nang gumawa nito pero dapat matuto ka rin muna gumawa ng support bago ka magbend ng cable tray. Kasi hindi ka pwede mag-una ng cable tray bago ang support. Nauna yung support natin dyan. See you guys, salamat sa panonood. Pinakita ko lang sa inyo kung paano magbend ng cable tray na mainiwasan tayo na bisil or anong iniwasan natin. Ginamitan lang natin ng right angle. Napakadali lang. Ingat kayo lagi kung saan kayo naroroon. Hanggang sa muli. Paalam. Ah.
got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night.